kung may Batang Pinoy event na idinadaos taon-taon. Aba, meron na ring Tandang Pinoy. Dito ay bibigyang oportunidad ang mga master o senior at iba pang retired professional athletes na makipag-compete sa kabila ng kanilang edad. Yan ang ulat ni Paolo Salamati. Ika ngay ang sport ay para sa lahat. Ito ang sinabi ni Philippine Masters Games Association President Alberto Agra para sa inoorganisang event at ang unang edisyon ng Tandang Pinoy na nakatakdang ganapin sa buong buwan ng Nobyembre ngayong taon. Ang Philippine Masters Games Association ay isang bagong asosasyon na nagsusulong sa kapakanan ng mga masters o senior athletes sa Pilipinas. Kabilang sa kanilang programa ay ang nasabing event na nakatakdang ganapin ngayong Nobyembre na naglalayo na mabigyan ng oportunidad ang mga masters and senior athletes na muling ipamalas ang kanilang talento sa kabila ng kanilang edad. Ilan sa mga event na ibabandera sa Tandang Pinoy ay ang mga larong gaya ng basketball, athletics, chess, bowling, paddle at pickleball. Kasi alam naman natin merong Batang Pinoy. Kaya ang Batang Pinoy ay para right now for this year, di ba, yung 12 to 17. Kaya wag naman natin kalimutan ang matatanda, ang mga seniors and masters. And even sa ating mga retired national athletes, ginagawa natin sila ng oportunidad by which they can still compete. Ibinahagi rin ni Agra kung saan nagmula at ang kahalagahan ng pagsasagawa ng mga ganitong klaseng event. Ang sports ay may malalim at malawak na dahilan. Kaya't dapat bahagi dito ang sports for everybody. Ito ay aming ambag para sa kapakanan ng ating mga masters at seniors. At kasama na ako doon, being a senior citizen. Ito pa lamang ang paunang salbo ng nasabing kompetisyon ngayong taon at inaasahang mas dadami pa ang mga sport na lalaruin at maging ang mga nais lumahok dito sa mga susunod na taon. Paolo Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.